natin ngayon, pancreatic cancer. Baka bihira nyo po ito marinig, pero ito isa sa pinaka-deadly, pinaka-serious na cancer at pinaka-mahirap malaman. Pinaka-mahirap ma-detect itong pancreatic cancer na to. Dahil dito, maraming mga sikat na mga artista naging biktima na ng pancreatic cancer. Si Steve Jobs, yung gumawa ng Apple na cellphone, ayan o, namatay siya, pancreatic cancer, age 56. Mga sikat na artista, favorite ko, Patrick Swayze, Dirty Dancing, Ghost, namatay siya, pancreatic cancer, age 57 lang. So, 56, 57. Ito, kapanahunan ko, Michael Landon, 54 years old lang siya namatay. So, ang daming mga sikat na tao na mamatay dito kasi nga hindi siya ma-detect, hindi mo mahuli-huli. At isa pang problema, dumadami ngayon na may pancreatic cancer. Pataas ng pataas. Hindi ma-explain. Baka sa diet natin, sa fast food, at yung mga screening kasi. Hindi natin mahuli agad. Wala talagang test. Yan. So, ano ang trabaho ng pancreas? Pancreas, tawag dyan lapay. Nandito yan sa tiyan natin. Nasa likod din. Nakatago. Malapit na sa spine natin yan eh. So, malalim siya. Tapos, ang pancreas, ang trabaho niya, gumagawa siya ng hormone, insulin, para makontrol yung blood sugar. Nagagawa siya ng mga enzymes, yung mga chemical na pangpatunaw ng kinain natin. Kung marami tayong kinakain, kanin, ulam siya, taga-tunaw. Tulong siya sa tunaw. Kasama niya yung gallbladder. Ang problema nga, nakatago dito yung mga bukol. Nakatago. Early stage ng pancreatic cancer, pag tumutubo na yung cancerous doon, hindi makikita ng test. Sa ultrasound nga, hindi makikita. Oo. Tsaka mahirap gamutin. Ayan. So, ito itsura ng pancreas. Oh. Nakatago siya dito. Andito yung cancer. May pangalan pa tong pancreas. Eh. May mga area na binabanggit ng mga doktor. Tinawag nila yung malapit dito sa may kanan, head. Merong neck, merong body, merong tail. Karamihan ng cancer nasa head and neck parts. Kaya tatanggalin to o operahan ng maaga kung mahuhuli ng maaga. Dumadami ang pancreatic cancer sa Amerika daw, magiging number 2 cause of cancer death by 2030. Yan ang problema, walang early signs ang walang ganong sintomas. Pag nalaman, malala na. Basta nagkasintomas na, lumaki na, kumalat na siya. Diba? Pag meron na siyang dikit o lumaki na siya, dumikit na siya sa gallbladder, sa tiyan, ito na nagkakaroon na ng sintomas. Pwede ka magka-diabetes kasi sinisira nung cancer yung mga paggawa ng insulin. Namamayat, hindi matunawan, walang gana kumain, naninilaw. Naninilaw, nababarahan yung common bile duct. Masakit yan, masakit likod, pagod. So yan, naninilaw. Pag nabarahan na yung common bile duct, naninilaw, yung dumi, magiging light colored. Parang medyo grayish yung dumi natin. Yung ihi, biglang magda-dark yellow. Tapos yung sakit sa tiyan, usually medyo malala na. So, karamihan ng pancreatic cancer nandito sa head, 90%. Okay, marami dito. Pero maraming klase, may adenocarcinoma, may neuroendocrine tumor. Ano risk factor? Sino tatamaan nito? Ayan o, sa diet. Kung unhealthy ang diet natin, mas gulay, mas prutas, mas lutong bahay, mas hindi tatamaan ng cancer. Hindi lang pancreatic cancer. Mas payat, mas okay. Lalaki, mas marami konti. Kakita niyo yung mga example ko, halos puro lalaki. May lahi. Pag may lahi kayo ng cancer, mataas yung risk. Smoking, alcohol, diabetes, at yung dati nang may pancreatitis, yung namamagayang pancreas. Mahirap siya ma-detect, kailangan mo pa ng mga CT scan, MRI, PET scan, kaya lang, hindi mo naman ito gagawin sa walang sintomas. Eh. Diba? Mahirap. Ito, ano ang komplikasyon? Ito ang komplikasyon. Ang problema din sa pancreatic cancer, tulad sa examples ko, di ba sila Patrick Swayze, Steve Jobs, 50s pa lang, namatay na dito, hindi na nila mahabol yung cancer. Kung
kumakalat kasi sa kulani, sa blood vessel, didikit sa liver, didikit sa lungs. Yun ang problema. So, pag nag-complicate na to, magbabara na yung bile duct. So, hindi na dadaan yung bilirubin. Yan po, kaya nga naninilaw na sila. Pag nahuli na may, pag sumakit na yung tiyan, ito yung ipagdarasal natin. Pag nahuli ng maaga, operable. Pwede operahan, resectable. Pag medyo may kalat na siya, hindi na maoperahan. Chemo na lang. Kaya lang, hindi rin maganda result. Resectable siya kung nandito pa lang yung bukol. Pag kumalat na siya sa blood vessels, medyo locally advanced, hirap na. Pag kumalat na sa ibang lugar, ay hindi na ano, pag lumampas-lampas na, hindi na maoperahan. Basta banda rito lang siya, kaya pa. Ito po ang procedure. Ito ah. Magaling talaga ang siyensya. Ito yung mga magagaling na surgeon. Pag may pancreatic cancer at kaya pa operahan, ito ang tawag sa procedure. Explain ko sa inyo. Actually, very interesting to. Whipple procedure. Ang Whipple procedure, tingnan nyo to. Ito stomach natin. Okay? Ito duodenum. Papunta to sa small intestine. Duodenum, jejunum, small intestine, bago large intestine. Yung pancreas nandito sa gitna. Ayan, oh, ayan yung pancreas. Nandito yung bukol. Nandito yung liver sa taas. Nandito yung gallbladder. May bile duct. Ayan. So, pag nagka-cancer ito, syempre may kalat-kalat na konti yan. Ang daming puputulin. Ang daming tatanggalin. Itong lahat ng kulay blue na to, tatanggalin lahat. Ang stomach, parte ng stomach, tatanggalin. Duodenum, yung letter C, ng small intestine, tatanggalin. Part ng jejunum dito, tatanggalin. Yung pinaka-pancreas, head and neck, tatapyasin, tatanggalin lahat. Okay? Pati itong bile duct, itong gallbladder nga, matatanggal din. Ayan, oh. Pag tinanggal mo ito lahat, parang jigsaw puzzle, iko-connect ng doktor. So, itong jejunum na mababang small intestine, hihilahin pataas, ihilahin, gagawin ganitong shape po, U-shape, ididikit. So, itong hinatak nila, ididikit niya sa bile duct. Ayun, yung bile duct, dinikit sa jejunum, kaya tinawag choledocho-jejunostomy. Yung tiyan na naputol, ididikit sa jejunum para tuloy-tuloy yung pagkain, kaya tinawag gastro-jejunostomy. At yung pancreas na tinira, yung natitira na lang pancreas na body and tail, kalahati na lang itong pancreas, ididikit mo rin dito sa jejunum, kaya pancreatico jejunostomy. So, tatlong pinagdikit, nawala na to, ito na yung bagong daanan, na shortcut yung matagal itong ano na to, operasyon. Alam ko, dati mga 10 hours. So, kailangan gawin para humaba buhay, kung maoperahan pa. Okay, so pray natin. Maganda, alam natin to. So, tigil na alak, tigil sigarilyo, olive oil, mas maganda, exercise, lose weight, healthy fruits and vegetables, maraming tubig, bawas sa sugar. Ito yung mga root cause na iiwasan natin, di ba? Yung mga diet, diabetes, alak, may mga toxin sa pagkain, hindi natin alam kung ano yun eh. Vitamin D deficiency, folate deficiency. Ito mga healthy foods, hindi naman to proven. This is not proven, pero wala naman masama kung mas healthy ang kakainin natin. So ito po, yung mga sikat na mga tao na hindi rin nalampasan to. So pray natin na hindi tayo mabot dito, kumain tayo ng mas sustansya. God bless po.